Ayaw, ayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Apo Little President Lucas Bersamin, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH, Damdaming Bayan. Kailangan natin mahabigan na hindi away-away, ha? Abay, tumasama ng presyo ng bigas. Ay, bumaba na nga pala, no? May price cap na, ha? Ayan, abay, tumasama ng presyo ng bawang. Uy, sibuyas, bumabagsak na ang presyo, ha? Abay, presyo ng kamatis, mga misis. Diyos ko pong mabagin, ha? Abay, grabe naman ang kamatis dyan sa inyo sa Marikina, Mayor Marcy Teodoro, ha? 300 pesos per kilo lang, ano, ha? Abay, okay lang sanang magtaasan kung sweldo ang tataas. Pero mga kuya, kahit tumaas man ang presyo ng mga bilihin, mga ateng, mga kuyang, tumaas man ang petroleum products, abay, tuloy po ang Pasko. Ang bilis, ano, ha? 105 days na lamang ninong Cesar Lee ng Toyota Alabang. Ay, nako talaga, oh, ang bilis-bilis ng panahon. Pero ano man ang mangyari, mga kuya, ayan, give love on Christmas na huwag patayan. Abay, Mayor Emmy Calixorubiano, grabe, ha? Abay, bakit mga babae ang pinapatay dito sa may bandang Pasay, ha? Abay, sa Magdamag, dalawang babae po yung pinatay ng isa, riding in tandem, yung isa, naglalakad yung mga suspect. Abay, sino ba ang police chief ng Pasay, Apo General Benjamin Acorda, kuyang sir? Abay, dapat huwag tutulog-tulog ating mga kapulisan. At magandang umaga sa mga kandidato sa pag-barangay at SK, ha? Mainit na ba ang kampanya, ha? Ayan. Talagang iba na, mga kaibigan, ang politika ngayon. Ay, good morning, Madam Vice President Leni Robredo at dating Pangulong GMA. Abay, mukhang may mga bagong pagbabago sa politika, mga kuyang mga misis, ha? Abay, may dinner nung Miyerkules, ha? Ang dating Vice President Leni at dating Pangulong GMA, ayan, saan ba nangyari yung dinner, ha? Abay, inayos na yung mga kaibigan nila sa Ayala Alabang, ha? Abay, may political alliance na ba, ha? At eto pa, ha, mga kuyang mga misis. Abay, ang mukhang may mga ginagawa, hakba ang dating Pangulong GMA. Last week, ay... May meeting din kay dating Pangulong Digong Duterte, ha? Mukhang kasama naman ang mga taga-PDP laban. Abay, talaga naman, ano, ha? Tamang-tama sa ating espesyal na balita, Justice San Martires, ha?
Abay, itong isang dating presidente, abay, 99% ng kakandidatong senador. Ba? Senador naman, ha? Ayan, abay, antabayin po sa ating special na balita yan. Abay, akala natin ni abalala itong mga politiko sa barangay at SK elections. Abay, pati na sa elections, mahabigan ni nagkakaroon na po ng political alliance. Wow. But ang kinakausap natin ng Pangulong GMA, ha? Bakit mga taga-opposition, ha? Mr. Speaker, ha? Abay, nagtatampo na ba ang dating Pangulong GMA sa Marcos administration, Marcos Group? Antabayan po natin mga kuyang mga misis. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ilang days? 105 days before Christmas, mga ninong. Ha? O yung mga employers, ha? Ayan, Mr. Sergio Ortiz Luis, ha? Aba, yung mga 13-month pay bonus ng ating mga empleyado, dapat paalala, i-ready na, ha? Sandali lamang at mukhang masaya ang, hindi naman malungkot ang mga ano, ang mga rice retailers, mahabigan. Abay, dahil ngayon ay mamimigyan ng ayuda, ha? Mamimigyan ng ayuda si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sabang ka ba ngayon, Sec? Sa Paranaque ka ba, ha? Andiyan ka ba kay Mayor Olivares? Abay, last week, namigyan na rin ayuda sa mga rice retailers. Magkano nga ba? 15,000 per rice retailer nga ba ito, ha? Abay, malaki-laki yan. Standby din, let. Aba, ikaw ba ulit nasa Ilocos, Slovakia, ha? Naimbag nga bigat na giti, kailan tayo apo dito, Ilocos Norte, ha? Abay, may celebration po sa karawan ng yumaong Apo Ferdinand Edralina Marcos Sr. O nga pala, holiday ngayon dun sa Ilocos Norte, ano po, ha? Aba, andun si The Junior, ha? Andun ang Pangulong Ferdinand Marcos, ha? Saan ba ang celebration? Sa Lawag ba o dun sa Batak, ha? Abay, andun pa rin po ang rebulto ng dating Pangulong Marcos dun sa ano, ha? Sa Batak, siyempre. Pero sandali lamang, Miss Let, unayin nga natin ang may kinalaman sa Chan, ha? Abay, presyo ng bigas sa Divisoria bumaba. Aba, eh, siyempre, may price cap na eh. May executive order number 30 na ng Pangulong Marcos. Abay, pero sabi ni Gigolo, ha? Secretary Gigolo Benjocno, shock daw siya. Nasyak daw siya, Apo Lucas Bersamin, dun sa pinimahan ninyong executive order number 39 na nagtatakda ng price ceiling sa presyo ng bigas. Hindi raw siya nakonsulta. Baka mamaya kung siya ang kinonsulta, baka tutul pa yan. Diba mga misis? Sandali lamang, alamin nga natin ang presyo ng bigas. Standby, Miss Leta Narciso mula sa Batak, Ilocos Norte. Aris number 29, aba, report mo na kay Boy Next Door Gonzales. Aris number 29, kumusta ang presyo ng, nga pala, ha? Aba, ang kagandahan pala ng price cap, Mr. President. Aba, yung binibenta ng bigas sa atin ng Vietnam, bumaba din. Aba, palawigin yung price cap para bumagsak din ang presyo ng bigas na binibenta ng India, ha? At saka Thailand. Alamin nga natin ang latest mula sa Divisoria. Abay, huwag lamang bigas, boy, ha? Tignan mo yung mga pangunahing bilihin natin niya sa may Divisoria, ha? At bagsak na ba ang presyo ng mga bagsak ba ba o mataas na rin ang presyo ng mga Christmas decor? Boy G. Gonzales mula sa Divisoria, please come in. Boy G. Boy. Makaya, ilang araw matapos yung ipagpapad ang executive order number 39 ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagbaba sa presyo ng bigas ang ilang mga wholesaler at rice retailer dito sa grupo na strip dito yan sa Tondo, Manila. Nagbaba ng 100 kada kalahating sako na local rice ang hyper rice dealer na matatakpon niya dito sa Dagupan Street.
Ayon kay Ariel na isa sa mga tawanan na nabalita si Chad Wong ng Agosto nang tumaas ang presyo ng bigas. Pero dahil sa pagpatibad na rin ng price cap na inuuto sa Pangulong ng BBM, buba ito ngayong Setyembre. Anya, isa sila sa mga retailer na wholesaler, retailer na agad na sumunod sa EO number 39 kung saan naniniwala sila na ang inilatag na patakaran sa presyo ng bigas ay makakapigil sa hoarding, smuggling at profiteering. Pawang mga galing sa Isabela Lakay ang mga ipinibigil nila na bigas. So, boy, huli rin nila na, yes. So, hindi imported yan, ha? Local produce yan, galing Isabela yan. Galing Isabela, meron silang tinda rin na imported. Pero ito nga nakita ko, bumaba rin. Tapos sinakita ko nga mga local produce ay bumaba ng isang taad. Kaya Lakay at galing sa Isabela at sinasabi nila na maraming supply nito kaya isaasahan na na mag-uubay ito sa susunod na buwan. Lakay, kabibili ko lang Lakay ng 25 kilos. Kaya nakameros ako. Magkano per kilo? Pati kasi ang bili ko 1,400 eh. Eh ngayon, 1,300 na lang. Aba? 25 kilos Lakay at 25 kilos. Kung bumabaan ng 100 ang 25 kilos, na dati 1,400, gayon na lang, ay 1,300 pesos na lang. Wow. Ang dada 25 kilos na bigas dito sa Hyper Rice Center sa Dagupan Street, Tondo, Manila. Boyji, pakiulit nga, yung dati isang kaban, magkano bili mo? Yung panda, ang bili ko dati 1,300. Ayan, yung 50 kilos ba yun o 25 kilos? 25 kilos na kayo. 1,300. Ngayon, magkano na? 1,400 dati ngayon, 1,300. Bumaba na 100. Ba, malamang bagay. Mm-hmm. Sabi, Lakay, sabihin, yung ano po, kung isang kaban, bumaba sa 200. Mm-hmm. 200 na piso. Kaya, yung halimbawa, meron silang tinda na puska, yung silang gomeng, 1,200 dati ngayon dati, ay 1,390. Ibig sabihin, bumaba na kada 100 ang tindahan nilang bigas dito sa Tagupan, Street, sa Tondo, Manila. Maraming Lakay na bumibili rito. Eh, pero at ang kong pagkakala ko Lakay, yung iba, may mga, nagtanta naman ako, may ibang siya wholesaler na mukhang iba ang presyo. Pero ito napuntaan ko Lakay, ay sa Rice Center, mas mababa. Eh, mukhang mayroon nata silang tawag ng bigasan sa probinsya. Pagkapagka Lakay, siyempre, mas binibenta. Hindi na dumadaan sa mga iba pang mababa ang presyo ng kanilang bigas na binibenta. Mula sa kauna nasa Pilipinas, si Sharon, ito si Medyo Salas, tuloy-tuloy siya pagbabalita, tuloy-tuloy si Servicio, kamasama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Divisoria. Abay, ramdam po ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ha? Abay, dapat lang, ha? Abay, di ba lang tumas na ang ibang presyo, wag lang ang bigas, mga misis. Eh, sabi nga natin, lalo sa mga hindi namang nagda-diet katulad natin, ha? Abay, di ba lang walang ulam, basta may kanin, ha? May bigas, ha? Samantala, mahibigan, nandun na si Let. Ready ka na ba, Let? Abay, sabi ni Kuyang Manong Colonel Peter Balinang, abay, Apo Lakay, ha? Ang birthday celebration ni delayed President Ferdinand Edralina Marcos Sr. ay dun sa kanyang bayang sinilangan, birthplace, doon sa may Sarat, Ilocos Norte. O nga pala, ano, ha? Sarat nga pala ipinanganak ang dating Pangulong Marcos. At aba, tingnan mo nga naman ano ha. Abay, si Mrs. Vera ang host. Abay, ang host daw po sa birthday celebration ng dating Pangulong Marcos. Ha? A delayed President Apo Perdi. Ha? Ay si Manang Helma Ver. Aba, fiesta ba ngayon dyan sa may Sarat, Ilocos Norte? Eh, paano dun sa Batak, ha? Abay, kasi kilala ang Apo Marcos na ano, hindi naman anak ni Sarat, pero anak ni Batak. Ayan.
anak ti pinili kunada nga roda. Alamin nga natin ang situation mo na sa Ilocos North, Ilocos Lubakya. Andun si Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let, kumusta ang celebration dyan sa Ilocos Norte? Lakay na sa Ilocos Norte na nga ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng 116 na kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Alas 9 ngayong umaga ang simula ng programa sa Batac City para sa Marcos Day Celebration. Bukod sa Pangulo, inaasahang dadalo rin sa aktibidad ang ilan pang miyembro ng Pamilya Marcos, kabilang sina Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Governor Matthew Marcos Manotok at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Sa hapon ay nagpost ng larawan sa social media si First Lady Liza Marcos, kung saan makikita kasama ng mga ito si dating unang ginang Imelda Marcos. Deklarado ng Malacanang ang September 11 bilang special non-working day sa Ilocos Norte para sa 106th birth anniversary ni dating Pangulong Marcos Sr. Sa ugnay nito, pangungulahan rin ni PBBM ang paglulunsad ng 2023 Silrice Rice for the Art ni Marcos Sr. sa Mariano Marcos State University. Okay? Ayan. So, saan ang celebration? Sa Sarat ba o sa Batac? Ah, Batac City mismo. Batac City Lakay. Okay. Mm-hmm. Baka ang kainan doon sa Sarat mamaya. Anyway. Baka ano Lakay? Baka mukhang buong Ilocos Norte may celebration. May kanya-kanyang celebration ng Marcos Day. Abay, siyempre, ba't di ka sumama? Di ka nakaakala ko'y kasama ka doon. Papasalubungan na lang daw kami. Nang empanada, ha? At saka bagnet. Oo. Bagnet. Ay, masarap din ang longganisa dyan sa may Batac, Ilocos Norte. Yung palengke dyan, dinaday ng mga, ano yun, mga taga-Karatiga bayan dyan, eh, ha? Maski mga taga sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, eh, dumaday na malingke dyan sa may Batac. So anyway, ano ang mga celebration, ano mga programa diyan ngayon? Doon sa Batac. Eh, abangan natin maya-maya Lakay, alas 9 yung programa. Ang binanggit pa lang kasi ay yung Rice Paddy Arts. Ayan, na makikita natin mamaya. Rice Paddy Arts. Ano 'yan? Tingnan natin kung ito ay mukha ba ni dating Pangulong Marcos Sr. Mm. 'Di ba kadalasan 'yun yung Rice Paddy Art Lakay. Ayun, oh sige, i-live down natin mama yung celebration diyan. Babalikan kita mamaya Lakay. Uh-huh. Ayan, kapag nag-umpisa ang programa at para rin sa magiging mensahe ni Pangulong Marcos. Okay, so siguro buong mga mayor diyan, mga local officials, di puntahan lahat ng Batac mamaya o baka nandun na sila? Ay, oo Lakay, kasi siyempre, ayan, at saka special non-working holiday doon. Mm-hmm. So, libre sila. At saka siyempre, nandiyan dyan ang presidente, siguradong pupunta yung mga official sa Lalawigan. Ayan, makapati Karatig Lalawigan Lakay. Ay, oo, baka si Manong Chabit, mga taga Ilocos, sir, maki-celebrate doon sa Ilocos Norte, ha? Abay, pa-reporting ko yung aming mayor mamaya, si Mayor Romel Labasan at Vice Mayor Bumanglag. Baka nandun din sila. Anyway, maraming salamat, Alnet. So ano ang latest sa Malacanang bukod sa paggunita, celebration ng birthday ng Apo Perdi? Balik lang ang mga schedule ng Presidente Lakay. Ayan, siyempre galing ng Indonesia at ayan, mga aktibidad naman dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Teka muna, bakit na nagre-reklamo si Secretary Gigolo? Hindi daw siya nakonsulta dun sa Executive Order number 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Presyo ng bigas. Oh my, ganoon ba? Abangan natin bukas ay may sectoral meeting Lakay. Ayan, tingnan natin kung yan ang mga pag-uusapan. Okay. Ang idinalita lang kasi ngayon ng Presidential Communications Office ay tungkol dun sa pagpapatuloy ng pamimigay ng ayuda para sa mga apektadong rice retailers. Teka muna, bakit dapat ito pala ang pinapatugtog natin, ha? Yung Ilocano version ng Happy Birthday, ha? Ayan, ang kinakanta namin pagka-birthday ng Ilocano ay Pada Pada Cam. Sampul lang let. Sigurado ito ang kakantahin nila mamaya.
Anyway, maraming salamat, Miss Leta Narciso mula sa Malacañang. Miss Let. Oh, di ka na nag-extra. Leta Narciso mula sa Malacañang, mahabigan. So, special non-working holiday ngayon sa Ilocos Norte. Kaugnay sa pagunitaan ng kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Ilan taon na ba ang dati? 106 ba? Kaya ni mga habigan, babalikan po natin ilang pang mga issues. Sandali lamang, Justice Sam Martires, ha? Ayan. Mainit ka naman kung sino itong dating presidente na 99% ng tatakbong senador. Talaga naman ano, ha? Talagang maaga ang preparasyon para sa presidential elections. 2025 pa, ha? Ayan. Tapos 2028. Anyway, babalikan po natin ang mga isyong yan at mamaya makibalita nga tayo maluha kay Ambassador Leslie Baha. Ito bang si Ambassador Leslie Baha? Ito ba yung pinsan ni Jerry Baha? Ha? Pinsan ba ni Jerry Baha ito? Ano ni Jerry itong si Ambassador Leslie Baha sa Morocco? Ha? Ay, sana po ay wala pong mga namatay na kababayan natin doon. Abay, marami rin pala yung mga OFWs natin doon, mahabigan. Pero so far, doon sa latest report nila, wala pong nadamay. Hari nawa, ha? Kasi meron pang mga missing, mahabigan. Natabunan po ng mga gumuhong mga lumang bahay, awa nagawa sa bricks. Alam, pagkagawa sa bricks, mahabigan, wala pong ano yan, eh. Wala pong bakal yan, eh, ha? Yung karamihan. Pero alam po niyo, mahabigan, nakatawa doon sa Morocco, sabi nga na ating kaibigan si Romel Cabanela. Abay, ang tingin po ng mga Moroccan sa mga Pilipino ay super yaman. Alam niyo kung bakit? Kasi isang Pilipino ang kauna-una nagtayo po ng pinakamalaking, wow, yan ang bumagsak, ano, mahabigan, sa lindol, grabe. Sana'y wag umabot dito sa Pilipinas ng ganyan. Anyway, kaya po sikat ang mga Pinoy dun sa Morocco. Yung kauna-una ang pinakamalaking mall sa Morocco, mahabigan, ay itinayo na isang Pinoy. Si dating Ambassador Bienvenido Tantoco ng Rustans. Ayan, kaya ang tingin sa mga Pinoy, sabi ni Romel Cabanelo, nagtrabaho dun sa Toyota dun sa Morocco, ha? Ayan, ang yayaman daw po ng mga Pinoy. Babalikan po natin yan. Standby ka lang yan, Justice Sam Martires, ha? Abay, talagang ano na... Talagang dami na naghahanda, ha? Hindi lang 2025 election, kundi yung presidential election sa 2028. Oras, Justice Sam Martires. Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:29. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Diba naman eh, hanggang ngayon ano? Ba hindi pa rin tapos maglabas sila, Kai? Kasi Lakay, ilang araw ka kaya nawala, kaya na-miss ka namin. Mga 2 days lang naman. Hindi naman 2 days. Times 2. I'm Ma'am Nelly Valdez, good morning. Ayan, Dean Amado Valdez, good morning. Naimbaga bigat apo, ayan. Wow, you're sexy, you're gorgeous, yeah, Sister L. Ganon talaga sa lubong sa'yo yan. Ganon ba yan? Bakit may... Makaibash na naman ako. O nga, bawasan mo din bungis-ngis mo. Ayan, ba yan? Mananahimik na nga ako. Basta welcome back, Lakay. Pinapahing ka tanong Sabado, di ka naman bungis-ngis doon, ha? Behave ako doon, Lakay. Ganon ba yan? Kapag iba yung image ko, eh. Depende sa programa. Ayan.
Anyway, ilang days before Christmas, Sister L? Days before Christmas, it's 105 days. Bago po magpasko. Bilis grabe, ng panahon. Grabe, limang araw na lang, 100 na lang yan. Pero sandali lamang mga misis, abay kung meron tayong mga bad news mga kuya, ha? Katulad ganyan, mga nasa transport, mga jeepney drivers, UV Express drivers, kumusta kami mga kuya, mga taxi drivers? Abay, eto't malungkot na naman bukas dahil aba, abot ba ng 50-60 centavos per liter ng diesel naman ang itataas? Abay, may secretary ba tayo ng Department of Energy? Apo Lucas Bersamin, ha? Kalampagin mo nga itong si Energy Secretary Rafael ba pangalan? Lutilia, ha? Lutilia, ba't walang ka-any energy? Pero nasa energy sector. Wala man lang tayong marinig na hindi ba pwedeng ipatawag ni Apo Presidente Apo Lucas ang mga oil companies at ano ba naman yan? Linggo-linggo na lang, ha? Kaya ano na ngayon, pang sampung linggo na ng oil price hike? Ala, ano bang katapos yung linggo-linggo na ano tayo, ha? Parang ginagawa eh, killing us softly. Tapos ito pala kay very ironic kasi magtataas sila ngayon or nung mga nakaraan mahigit piso, di ba? Almost 2 pesos pa. Tapos mag-ano sila, mag-oil price increase. Hindi na kay yung rollback. Rollback sila. Katiting. Centavos lang. Ay, sinabi mo, ha? Ayan, Secretary Lutilia, ayan, pwede bang, ano naman, wag namang linggo-linggo, nakasawa na, nakakaasar na, para tayong niloloko, ha? Buti sana kung ano yan. Lakay-buti sana kung sweldo yan. Pwede ba kung isang buwan, minsanan na lang, wag namang unti-unti ganyan, no? Ay, naku, kung meron tayong bad news sa mga kuya, mga ateng, meron naman tayong good news sa mga misis, ha? Abay, himala, ano nangyari, Secretary President BBM? Abay, abangan nyo yung report ni Nicole Lopez mamaya. Abay, mag-e-export tayo, magbebenta ng asukal sa ibang bansa. Aba, tignan mo nga naman ano, ha? Abay, sana'y gumanda. Maganda na ba production ng asukal? Ha? Mayor Albie Benitez, kumusta ang production ng asukal dyan sa Negros? Sa Negros. Ayan, at sana palay din, bigas. Para dati tayo nag-e-export nung araw eh. Ngayon eh, puro tayo import, ha? Ito pa ang good news mga kuyang mga misis. Siyempre sa mga katulad naming mahilig magkape, ha? May twin pack na ang James 3+1 coffee mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Abay, dapat yata padalan natin ng James coffee si Energy Secretary Lutilia para magkaroon siya ng energy, ha? Abay, ang James 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkapela na kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? O ano pang hinihintay mo? Mag-James 3+1 coffee mix ka na. James 3+1 coffee mix twin pack tulong para may plus ka sa life. Sino bang magre-report ka muna? May dalawang low pressure area, ha? Pambihira naman yung isa, nasa Northern Luzon na naman. Pero isa ay nasa Mindanao, ha? Ayan, pati Sambanga, ayan, Mindanao naman ang makaranas sa mga pag-ulan. Davao, naku, Diyos ko po, ha? Sana huwag na mga malakas. Alamin nga natin ang report ni Edwin Duque at Vala Gonzalez. Sabi ni Justice Sammy, lakay, magtatrabaho na ako, pwede ba special na balita muna? Oo nga, Lakay, ang dami-dami nga nalilate dahil dyan sa special na balita mo. Ayan, na-miss nyo ano, ha? Ay, Fiscal Bernacabiles, good morning. Ayan, Mr. Michael is my guy. Maraming salamat po. Welcome back daw. Ayan. Lakay, meron pala pakibati naman daw pala to. Batiin sino? Mo daw si Governor Boboy Hamor ng Sorsogon. Ang pagbati si ay galing kay Supremo Senator Lito Lapid lang. Governor Boboy ayan, Hamor ng Sorsogon. Happy birthday, ha? Ayan, from Senator Lito Lapid-Lapid. Hindi ha? Na ito birthday, Lakay. Ano ba birthday? Greet lang daw. Alam ko, birthday naman.
Akala ko naman magpapainom to ng Emperador Coffee Brandy, ha? Ayan, sandali lamang Edwin, ha? Pasadaan ko lang ng konti itong ating special na balita at miss na raw ni Justice Sam Martirez. Alam niyo po, hindi po ako mahilig mag-chismis. A birthday daw pala lakay. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Ayan, si Noel Medina. Miss na miss din nating special na balita. Wala si Deo Macalmat. Kulang ang almusal ko. Deo! Deo! Habang hinihintay natin si Ambassador Leslie Baha, Jerry, pakigising nga itong pinsan mo, ha? Pre? Oo, abay, ngayon mo naman. Kamag-anak ba ni Jerry Baha? kukunti lang ang mga bahay, parang makalma lang yan. So, baka medyo pagkabaha, malayong kamag-anak na lakay. Magkakamag-anak yan. Ayan, parang sa amin, pagka makalma, abay, kamag-anak namin yan. Lalo kong asyendero. Ayan. Meron na kaming kamag-anak na asyenderong makalma doon sa ano sa Davao del Norte siguro. Oh. Ah, siguro kamag-anak ko 'yan. Lakay direkta mo na, tawag mo ng pinsan. Ah, pinsan. Samantala sa ating special na balita, dating presidente kakandidatong senador Sister L. Kilala ba yan? Kilala ko yan mula ulo hanggang paa. Siyempre kilala nating lahat ito dahil dating presidente, siyempre. Lakayan ba yung dati? Dati nga, ex. Hindi, yung dati binububuit. Abay, abangamot may bagong development, Sister L. Pero ang Vice President DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, hindi rin siya bothered. Ayan. Unbothered siya. Unbothered siya. Ayan. Dito sa pagipagpulong ng dating Pangulong GMA kay former Vice President Lenny Ganda Rubero. Hi, Madam. Good morning. Kumusta po kayo? Ayan. Bakit at, bakit Lenny Ganda? Ah, kasi Vice Ganda siya dati. Tawag ko sa kanya. Vice Ganda. Si ayan. Vice Ganda. Parang wawawi lang. Parang showtime lang yan. Uy, si wawawi. Ayan, chika, mga misis. Wawawin. Wawawi na siya, di ba? Di ba dati wawawi, tapos diba, naging wawawin. Di ba hirap na hirap si Ay Willie, kumusta na pare ka? Good morning, ha? Nakinig din sa atin to eh. Ayan, pagka nagising na maaga eh, ha? Abay, nakahanap na ron ng TV station. Ayan. Ah, oh, may bago ng bahay. Eh, di ba, nawala sa GMA, nawala sa TV5. Ngayon yung mukhang pababa. Ayan. Pababa? Oo, channel 7, channel 5. Ngayon, minus 1. 4? Oh, channel PTV 4? At ayon na sa ating bubit Justice Sam Martirez, alam mo bang sabi na ating bubit, 99% na yan lakay, sabi niya. Kulang na lang yan yung pagpa-file ng kanyang certificate of candidacy. So talagang push na. Ayan. At talagang napag-usapan na nila Sister L. Standby Edwin, standby Val. Ate ka muna, flash report pala yung kay Val Gonzalez. Di mo sinasabi malu, ha? Sandali lang po at meron tayong flash report. Flash report. Flash report! Lalaking may dalang kutsilyo umakyat sa isang bahay sa Quezon City. Naku, Diyos ko po, ha? Ang daming mga ano ngayon, mararahas, maiinit ang ulo. Aris number 5, Val Gonzalez, sino yan, Val? Anong problema niya? Val Gonzalez, babalikan natin si Val Gonzalez, mahabigan. Grabe, ha? Mm-hmm. Abay, kaninong bayo inakyat, ha? Umakyat sa isang bahay, tas may dalang kutsilyo lakay. Oo, ayan. Mangho-hold up pa yan. Mangho-hostage, ha? Na baril. Ayon ni Mayor Joy Beltran ng ganyan, ha? Ayan. Belmonte siya. Belmonte. Flash Report. Flash Report! RH number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Nawala na. O di, wala na si Val. Habang wala pa si Val, dito tayo.
Ayon sa ating bubit Sister L, itong dating presidente na kakandidatong senador ay hindi sasama sa National Major Political Party. Ah, ganun? Oh, ano yun? Independent? Oh, independent daw Sister L. Oh. At magtatayo ng bagong political party. Party. Ayan. Okay. Anong party? Ano yung ayan, party na kay? Christmas party, birthday party. Ayan. Iniisip daw Justice Sam kung ang kanilang party ay ano ha? Quadro de Alas. Ayan. 4 aces, Sister L. Ayan. Bakit? Parang pangalan ng gang, ano? Parang nasa NDP yun. Parang tagaling NDP. Parang Big Four, Congressman Baby Asicio. Aikong, good morning. Kumusta na ka? Ha? Kumusta ka na? Ha? Ayan. Hirap ka ni parang erap sa Polk Street, sa Green Hills. Ayan. Hindi ka na rin nagpupunta ron. Ayan. Teka muna, i-report muna ni Val Gonzales. Tapos si Val. Puntahan natin ang report ni RH5, Val Gonzales. Val, ano na nangyari dun sa lalaking umakyat dyan sa isang bahay na may dala pang kutsilyo, Val? Sister L at Mayor, dugo ang isinugod sa Quezon City General Hospital. Itong isang lalaki matapos na mabaril habang nasa third floor ng isang bahay. Block 2, Lot 16, Goodwill Homes, Barangay San Bartolome, Balichas, Quezon City. Sa initial na report ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nag-rescue sa lalaki, nagtatangka raw itong tumalon at may dalang kutsilyo. Ngayong umaga, lumalabas sa initial na investigasyon ng mga otoridad na hindi residente ng subdivision ng lalaki. Hindi rin malinaw kung sino ang nagpaputok ng baril at tamaan sa balikat ang lalaki na kinilala lamang sa pangalang alias Marvin, 25-27 anyos. Ayon sa BFP, i-rescue sana ang biktima pero nang tamaan ng baril sa balikat ay nagtatakbo pa ito hanggang sa mga corner at dalhin sa kamutan. Sa initial na report ay lumalabas na mukhang wala sa tamang katinoan ng lalaki na ginagamot ngayon sa Quezon City General Hospital. Pero buhay, Bal. Buhay naman, Mayor, dahil balikat yung kanyang tama pero naalarma kanina yung mga tauhan ng QCPD Station 4 kaya dumating dito sa lugar yung mga tauhan ng BFP maging yung mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. May dala pa silang mahabang hagdanan pero biglang may nagpaputok. Yun ang hindi malinaw at iniimbestigan ngayon ng mga tauhan ng QCPD Station 4 kung sino yung pumaril dito sa lalaki na ire-rescue sana dahil nagtatangkang tumalon sa isang nasa third floor ng isang bahay dito sa isang subdivision sa Novaliches, Quezon City. Pero wala namang balak na manakit yung may dalang kutsilyo. Ba't may dalasang kutsilyo? Wala naman siyang tangkang hold upin o kaya tangkang i-hostage dyan? Yun nga yung hindi malinaw sa mga otoridad, Mayor, dahil hindi residente sa lugar. Ang pag-aakala ng mga otoridad ay may gagawing hindi maganda pero Siyempre. May nagpaputok ng baril. Oo. Inaalam ngayon, naalarma yung mga residente. Umagang-umaga, Mayor, yung ibang mga residente ay nagpiprepara pa para dun sa pagpasok sa trabaho at maging yung iba ay papasok sa eskwelahan. Kaya nagkaroon ng komosyon hanggang sa dumating yung mga rescuer na pinangungunahan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kaninong bahay yung pinasok, Val? Binabanggit pa, Mayor, kung kanino bahay itong nasa Block 2 ng Goodwill Homes dito sa Barangay San Bartolome, sa Novaliches, Quezon City. Nagsasagawa pa ng mga investigasyon ang mga tauhan nitong si Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo, ang station commander ng QCPD Station 4, pero ang tagay ganun yung pumaril dito sa lalaking nagtatangkang tumalon sa isang bahay sa nabanggit na lugar. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, butit buhay. Ayan, kaya lang the mere fact na may dalang patalim yan, abay may gagawing hindi maganda yan. Mm-hmm.
Kaso dahil kung, wala kay... kung magpapakamatay yan, di sana sinaksak na lang sarili o kaya naglaslas na lang yan, di ba? Pero mukhang may problema daw lang. Ah, yun lang. Sa pag-ibig. May mental problem. Sa pag-iisip. Anyway, sige. Malalaman natin sa follow-up report ni Val Gonzalez at kung sino ang lalaking yan. Dahil hindi naman daw taga-roon. Sandali lamang, Edwin Duque mula sa Caloocan. Abay, may operation ng LTO, ha? Laban sa mga jeepney drivers, ha? Bira Lunes na Lunes, ha? Ayan. Lunes na Lunes, may mga natitikitan. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L, eh bakit daw quadro di alas party yan? Hindi Big Four, kung baby assist nyo. Ayan. Parang Big Four. Ayan. Kasi ayon sa ating bubit, Justice Sam, eh baka apat lang sila sa grupo. Parang ano pala yan? Ayan. Quattro cantos. Alak. Parang quattro cantos. Ayan. Apat lang daw sila para hindi mahirap dalhin. Ah, talaga, ha? At ayon na sa ating bubit, Sister L, abay kung nagiging malimutin na kayo sa dami ng iniisip kaya inaasikaso mga misis. Stress out na dahil sa patong-patong na problema. Abay, hirap sa pag-memorize. Hirap sa pag-concentrate sa pag-aaral ating mga chikiting mga misis. Alalayan natin sila. Ayan, parang si Lolo at Lola na medyo nagiging medyo malilimutin na. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monniera. At napagtibay na sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memory at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert. Ano man ating gawain, trabaho kay pag-aaral. At sabi nga ni Professor Boy Vanessa, abay para mabilis ang isip, mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ikaw ba, Professor Bebenesa, ay madalas ba ang parasitation mo sa mga estudyante mo, ha? At may paborito ka mga tinatawag? Ayan, mabibili po ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. At syempre, para always sharp, Mr. Cecily at Mr. Michael Gaya, mag-Memo Plus Gold araw-araw. Memo Plus Gold. Lamang ang Brainy Good. Daming oras, Sister L. Shoutout muna natin. Nakatutok sa atin ngayon ang Manila Police District. Sila Police Brigadier General Andre Dizon. Ay, Kuya nga, General Sir. Ayan. Ano-ano, Diyos Marhay na Aga. Diyos Marhay na Aga. Sa Indugabos. Sa Indugabos. Sa Indugabos. Ayan. Good morning. Good morning. Oras, po. Sister L. It's 8:53. Mga pala, Boy Next Door, Boy Gonzales, ha? Hindi ka nag-report ng presyo ng Christmas decor dyan sa Divisoria, ha? Ayaw nga lang, ako pa naman plano ko nang bumili ng Christmas decor. Dyan ba sa SM, ano na ba? Nagpapatugtog na ba ng Christmas ng songs? Parang nagmula ko wala lang kayo, ba? Wala pa. Pero may mga mangilang-ilang ng Christmas items, like maliliit na Christmas. Ako kasi pang maliit lang ako eh. Kinaka-afford ko eh. At least meron. Ayan. At kung maliit, lalaki din yan. At ayon na sa ating bubit, Justice Sam Martires. Abay, itong apat na ito na tinatawag nilang Cuadro de Alas. Parang ano bang mas magandang tawag kong baby assist nyo, ha? Big Four o Cuadro de Alas? Ayan, ikaw Sister L. Cuadro Cantos. Charot lang yun. Pero ayan, sino po kasi yan lang, ha? Abay, itong apat ito na sinasabing team to beat, Sister L. Abay, dahil siyempre ang team leader nila ay dating presidente. Siyempre, malakas ito, Sister L. At feeling ko yung dating presidente na yan, malakas na. At ito ay malakas sa masa talaga, ha? Ayan. Hindi lang malakas sa mga adik-adik. Ayan.
That's the alam mo na yan. Ayan. Sabi na nga ba siya yung naiisip ko, Lakan? Yeah. Abay, pinag-uusapan na pala yan na so, Sister L. Ha? Makay kung 99.9%, uh-huh. Ano kaya yung 1% na magpipigil sa kanya? Abay, sa yung filing na lang. Ayan. Ewan ko lang kung sino mga siya ba ang mag-pa-file ng kanyang certificate of candidacy. Sabagay, kailangan niya ito, ha? Mm-hmm. Ayan, para sa kanyang protection din. Ayan. Mm-hmm. At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, ito pala ay napag-uusapan habang sinisip-sip nila ang paboritong MP na napakasimple pero napakasarap. Shot ka lang ng MP, tapos nandun mo ng malamig na MP chaser. Yan ang the best kapartner ng MP, ang bagong chaser, Sister L. Huwag kalimutan ng emperador at chaser na isama para sa good time. Swak sa bulsa naman ang bagong emperador at chaser. At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, yung tatlong kasama niya ay sikat din. Magagaling. At maraming natulungan mula masa hanggang hudikatura. Aba! Aba naman! Hanggang judiciary, ha? Yan, sa bagay, in fairness, ay magaling din kasi may malasakit din kasi ito. Alam ko na yung isa kung sino yan. So, lakay, dalawa na lang. Give away na ba yan? Oo, dalawa na lang. Huhulaan natin. Kasi may nakahula ng anong isa mo, wala ka yes. pang puwe. At ayon sa ating bubit, parang manding bahakan, abay, birthday pa lang ni Undersecretary Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of the Civil Defense. Aba, happy birthday, Yusek. Binabati ka ni Colonel Glenn Agudo, ha? At happy birthday din kay, tingnan mo nga naman, birthday pa rin ni Congressman Mujib Hataman. Ayan. Ooh. Nang Basilan. Ay kong Mujib Hataman. Ayan, happy birthday. At happy birthday din kay Mr. Boy Suplico, Ismael Lapira at Mr. Rolly Borja. Ba? Happy birthday mga Mr. Binabati ka ng Sandigan 82. At kay Kuyang BJ Marasigan ng Pasay Travel Square and Compass Club. At si ating Jaime Jamie Chua ng DICT. Oy, noble Kuyang Arman Alcala. Ayan, binabati ka ng Katimugan Shrine Club. Happy birthday din. At binabati ka, aba, lupit naman ito. Ang buwabati ay Grandmaster. Most worshipful Don Ramas Oy Piching. At kuya namin pare ito. Hi, Kuyang Father Ernie Simato. Happy birthday. Binabati ka ni paring Manding Bahakan. At happy birthday kay Kuyang Ferdy Moreno. Nakay birthday pala nung kaninang pinapabati ni Senator Lapid. Birthday pala ni Governor Buboy Hamor. Oo. Akala ko Buboy si Hukoy. Nakalimutan lang sabihin na birthday. Sabi lang pag-rita yan. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Mr. Cecil Chen. Ba, Kuyang Mr. happy birthday din, ha? At Brad Vincent Bartolome. At kay Mr. Ed Benigay, binabati ng Sandigan na 82. At ayon na sa ating bubita, Sister L. Aba, yung isa ay may malasakit. Ayan. Marami na tulungan mula masa hanggang hudikatura, ha? Ito naman ay hindi lamang yan, mula PNP hanggang AFP. Aba talaga, ha? So, dahil sa dami ng kanilang natulungan na Sister L, madami silang pautang. Ibig sabihin ni... Maraming sisigilin, charot lang. Hindi naman. Maraming susuporta siyempre. Mm. Ayan. Ganun at, naman tayo lakay eh. Talagang ganun eh. Dapat eh, maroon tayong tumaraw ng utang na loob. Ayan. Okay. Sandali lamang, Colonel Froilan Uy ng Pasay City Police, ha? Yung dalawang babaeng inambus kagabi at kanina madaling araw. Grabe naman. Di na kayo naawa sa babae. Walang patawad. At ayon na sa ating bubita, Sister L,
Abay, alam mo na yung dating presidente, may clue ka na, ha? Oo, pati yung isa. Ayan, yung isang senador. Yung isang kilalang-kilala natin. Ayan, yan, ito yung... Madalas naman na na-interview natin. Ay, pagka sila yung malasakit, eh... isa lang ang taong papasok sa isip mo dyan. Wala nang iba. Bongo na yan. Ay, Senator Bongo, ayan, binabati ka na mga kaibigan natin, mga justices. Ayan, at ito ha, yung number 3, Sister L. Ay, yung pangatlo lakay tsaka pang-apat. Ayan, pangatlo ay sikat din ito ha. Sikat ayan. Din. Abay, madalas, madalas naririnig, napapanood sa mga investigasyon ng SBI. Ayan, Senate Bureau of Investigation. Ayan, dating general, ayan, retired general, ayan, magbabarkada lang ang mga yan eh, ayan, o diba? Re-election is ito, ayan, si Sunny Side Up. So tatakbo din pala siya ulit. Batuhin kita dyan, ang hihina mo. Inisip ko, sino ba yun? Okay, so but, yung last lakay, oh, gets ko na. Lobot kaya eh, kasi ngayon, nga, Sister Monday L. pa lang. Ah, okay, kailangan i-warm up yung ayan, utak. Okay, ayan. Okay, alam mo ba, i-memorize yan. Uh-huh. Magkakasangga mo ngayon. Gusto ko yung... Number 4, ayan. Emotional ko lagi kasi si ano eh, kaya medyo... alam mo, bato ang tawag nila sa kanya. Ito talaga sila. Paano pen wala na? May clue na. Bato ang tawag sa kanya pero pusong mamon ito, ha? Hoy, ano tayo eh. Laging emotional to, lalo na kapag umamin na kayo. At ayon na sa ating bubit, ang pang-apat sa Cuadro de Alas, Big Four o Cuatro Cantos, sabi ang Sister M. Mm-hmm. Teka muna, batiin din natin ito. Baka magtampo, baka sabihin, hindi natin binabati. Ha? Sino ba yan? Si Nato, ayan. Oh. Si Renato Reyes ng bayan. Oh. Ayan. Happy birthday, Kanato. Birthday niya ayan. Pala. Oh, happy birthday kay Kanato. At kay Dr. Noel Laksamana. O, Dr. Noel, kumusta ka na? Happy birthday. Alamat tayo dyan. Oh, namimiss natin yan si Dr. Laksamana. At siyempre, aking kababayan, si Gerald Joel Pagdilaw. Binabati ni Congressman General Sammy Pagdilaw at Mayor Anunsasyo na Pagdilaw ng Pinili Ilocos Norte. At Sister Vicky Akam, happy birthday! At kay Uy, very worshipful illustrious potentate Rombar ng Aguila Shriners dyan sa may General Santos City. Happy birthday, Kuyang Berry! At binabati ka ni Kuyang Barom. Ayan. Ano mga pangalan ng mga ito, binabalibaliktad lang eh. Rombar, ayan, Romeo Bartolome, ha? Yung anak niya abogado ay Barrom naman, ayan, binaliktad yung palayaw. At happy birthday din kay, pagbati mula kay Kuyang Joven Chua, sa yung may-ari ng Royal East Asia Hotel sa Jensen, Sister L, oh, na Secret Rendezvous na isang dating senador at isang colonel. Ayan. Saksi ang kanilang kwarto. Ayan. Sa kanilang labi-dabi, labing-labing. At happy birthday din kay... Batiin ko to, baka magtampo sa akin to eh, ha? Si Dr. Ernie Domingo. Happy birthday, Doc Ernie. Ayan. Dati namin kasamang rumbo ito eh. Ayan. Dati-dati, paboso-boso na ito. Ngayon, doktor na. Bayan sila kayo. Hindi ko kinakaya yung mga terminolohiya mo today. Ayan. Buwabawi kasi talaga na wala. Oy, Doc Ernie, binabati ng Acacia Boys, ha? Ayan. At Binta Boys. Ayan. At, oy, teka muna. Lubos-lubosin na natin yung pagbati. Batiin din natin si, mga mista, ha? Si Kuyang General Mista Max Caro, abay, naka-hole in one pala, ha? Diyan sa Camp Aguinaldo Golf Club. Ayan. Happy birthday, Kuyang Max Caro, ha? Ito ang baron ng PMA Class 82, Sister L. Ayan.
Gwapo na, magaling pa. Ayan. At binabati natin ang si Kiko Anyag and Company, ha? Ay, Kiko, binabati ka ni pag-golf-golf lang ito sa Taiwan, ba? Talaga ba? Nag-golf ka ba doon? Ay. Hindi nga. Sorry. Ito, pag-golf-golf lang sila doon eh. Apat na golf course ang pinuntahan nila. Taray naman yan. Kasasarap naman ang buhay nitong pamangki mo, most worshipful Pacifico boy Anyag, ha? Parang adik-adik si sa golf yan lang eh. Mantapin mo, apat na golf course yung pinuntahan nila sa Taiwan. Nag-golf doon. Ba't kayo lang? Ayan. At ayon sa ating bubit, ang pang-apat Justice Sam sa Cuadro de Alasa Party. Ayan. O kaming Cuadro de Alasa Party. Ayan. Ganda yata yung Christmas party na lang eh. Ayan. Para kung Christmas party, ayan. Ibig sabihin ni ano lang, parang give love on Christmas Day lang. Ayon na sa ating bubit, ang number 4 sa grupo ng Cuadro de Alas na kakandidatong senador, ang number 4 ay si government official din ito, Sister L. Kaya lang ay wala sa Senado. Wala sa Senado. So kung wala sa Senado, nasaan siya lakay? Nasaan siya? Ayan. Ayon sa ating bubit, ang number 4 sa apat na grupo ng dating Pangulong Tatakbong Senador ay si dating Cabinet Secretary, Sister Ella. Cabinet Secretary? Yes. Oh, sino doon? Ito ay si Secretary S. S. Sobrang slow ako. Kailangan mo ng Memo Plus Gold na yan. Sino ba ang S doon? Ito ay si Secretary S as in... Oy, mga brethren, ayan, papaabot ng pagkirami nga pala kay Kuyang Attorney Eda Borge. Farewell, Kuyang. Ayan, pakiramay mula sa Manila Travel Square and Compass Club. At ganun din sa pagyaon ni Sister Kari Junio at Brad Greg Turano. Ayan, pakiramay mula naman sa Taolam da Kappa Fraternity Sorority. At ang pang-apat, Justice Sam ay si Secretary... Teka muna, baka magtampo ito. Dapat natin batiin ito. Magna cum laude. Aba, lakay. Nako. Abay, buti nilang manang-mana deserve sa... Deserve ito, my shout-out. Abay, BS Tourism para sa De La Salle University. Aba, Dasma. Ayan, Dasma rin niya sa Cavite. Ha? Congratulations sa Joshua Daniel. Ayan. Joshua Daniel Uri. Uri. Aba naman. Buti nagmanasanan. Kaya pala ang aga ng palitso ni Henry Uri. Magna cum laude pala yung anak na si Joshua. Ha? Congratulations. Congratulations sa Joshua Daniel Uri. Ayan. Magna cum laude. Mula kay Tatay Henry. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang pang-apat sa Cuadro de Alas, Sister L. Sino ba yung S na yan, lakay? Ay si Secretary S. S as in... Ay, alam ko na! Alam abogado! Ayan, syempre abogado yan. Alam ko na. Tapos with his signature... Eyeglasses, uh-huh. And then the way how he speak. Ayan. More in English to eh. Ah, ganun ba? Englishero yan lakay, di ba? Payat. Medyo may edad na. Tama ba ako? Hindi naman. Medyo... Mali ako. Hindi. Di ba bata? medyo kaedad ng dating presidente. Ayan. Yun nga. Siya nga yun lakay. Ito yung sinasabing ha? Nanunungkit daw ng panty sa dormitory sa YMCA nung mga estudyante sila. Grabe, nanunungkit na nga. Lakay talaga eh. Pwede ba underwear naman? Yan ang term na ginagamit ng dating presidente eh. Panty talaga. Ayan. Naalala ko tuloy yung kumandidatong konsyal sa Makati. Panty ang apelyedo. Ha? Kaya ang pinamigay nung eleksyon na panty na may pangalang panty. Ayan. Diba? Ayan. Well, at least magagamit. Wala namang masama ayan sa underwear. Ito diba? Ay si candidate number 4 ay si Secretary S. May parang tirso lang ito, Sister L. Tirso. Kailangan mo si Tirso.
Cruz the third? Oh, may third. Ayan. Ako naman. Oo, hindi na pa nahulaan. Alam ko na, alam na namin yun, Lakay. Nahulaan na nga ng mga tao. Ah, eh. Nahulaan na. Ha? Si Silver, ayan. Silver 3, ayan. Ayan. Mr. D, Mr. G, Senator B, and Secretary S. Yes, ayan. Ayan. As in... Di ba naging spokes din siya, Lakay, for very short time? Nag-spokes to, Lakay. Ah, ganun naalala ba? Ko, alam ko, nag-spokes siya. Pero believe ka rin sa taong ito. Tapos binalik si Secretary Harry Roque. Alam mo ba na limang presidente ang pinaglingkuran nito? Ay, talaga. Oo. Dating Pangulong Cory Aquino, ayan, FBR. FBR. Ayan, sino pa yung isa, Lakay? Sino ba? Oh, hindi ko kasi inabot yung iba. GMA. Ah, si GMA. Oh, at Duterte. Oh. Ayan, administration. So, apat na presidente ang kanyang, apat o lima. Kay Noynoy ba? Naging official din ba ito? Kung saan nabanggit mo lang kay apat lang. Ayan, pero baka may iba pa. Ayan, ay si Secretary S. As in, the third. S, the third. Fire. Sandali lamang sa mga report, sandali lamang Nicole Lopez. Alamin nga muna tayo report mula kay Edwin Duque at Christian Manyo. Standby, Christian, standby Edwin, standby Nicole Lopez. Abay, ito magandang balita, ha? Mm-hmm. Pilipinas, ayan, abay, mag-i-export doon na asukal sa Amerika, ha? Oh. At least, Lakay, hindi puro importasyon, ma-exportation din. Kaya naman pala natin, maganda ba ang production natin ng asukal? Asukal ngayon? Oh. Kaya mag-i-export na tayo sa Amerika ulit? Aba, standby Nicole, standby Edwin, standby Christian Manyo. Oras, Sister L. 16 minutes after 9. Dumb-dumbing. Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world. Mas mahal mo ko kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa iyo. Ibubulong ko sa iyo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning, and find my stockings filled with you. We miss you, Rico J. Yeah. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. At Merry Christmas sa mga inaanak ko. Sandali lang hatawin natin ang mga reports. Standby Christian, standby Nicole Lopez. Pero eto ta, good morning, Ma'am Lustan. Magandang umaga po. At happy birthday muna kay Kuyang Noble Bruce Helly ng Marika Shrine Club and Katarungan ng Masonic Lands. Mula ay Kuyang Dado Melegrito. At good morning, Kong Secretary Dong Mendoza. Ayan, naumaga ko yung sir. At happy birthday din kay, good morning, kay Kuyang Levi Trabando ng Sultan Kudarat Lads 348. At siya ay naka-assign sa DPWA Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office. Wow, good morning. Kuyang, happy birthday, Kuyang Levi Trabando. Aba, binabati ka ni Kuyang Ador Andrada. Abay, alaba tayo dyan. At belated happy birthday daw kay Principal. Uy, birthday pala ni Principal Sister L. Oh, kailan na kay? Belated, pakibati naman ng happy birthday si Principal Tessa Medina. Ayan. Aba, magkasunod sila ng kanyang mister at Noel Medina. Abay, dapat isang celebration to September 6 and 7. Ayan. Mm-hmm. Hindi si Principal Loren Ligarda ito, ha? Ayan. Principal Tessa Medina dyan sa may Pasig. Mm-hmm. Happy birthday, Ma'am Tessa. At ganun din kay Judge. Kay Judge sa Bonbon Bailon ng Quezon City RTC. Pagbati mula kay Angie Kunana ng Midsayap Cotabato. Hambang layo, ha? At binabati ni Judge sa Madonna Echeverry. At happy birthday din kay Mark Bautista Alcantara
from Tita M's ng Tita M's Magazine Family. Ba? Mali yung hula mo, Mr. Michael is my guy. Na-confuse sila sa akin, lakay. Sabi mo kasi, sexy naman, eh. Sobrang pag-giveaway naman na yung tatlo. Ah, edi lituhin natin sila sa pang-apat para magalit sila sa akin. Secretary Panelo daw. Yan, Inglesero. Pero marami lakay ang nakahula. Marami pa rin na nakahula. Oh, si Erica Balco sa... Mind game po kasi ito eh. Ayan. Ano yan? Mental calisthenics. Ayun. Para... ano yun eh, para ayan, minsan kailangan kayong lituhin. Ayan, sabi ni Erica Balco sa Sylvester III ba yan? Ito nga, standby Nicole, parang Jerry, ha? Ayan, yung pinisa mong si Ambassador Leslie Baha, ayan, Sleeping ba Beauty na ba siya? Pa? Si ano ba yun? Yung Lauro Baha, ayan, retired na yun. Retired ayan. Na siya lakay na. Ito nga report mula kay si Edwin Duque. Si Edwin muna lakay, yung mga jeepney driver, ilang jeepney driver dyan sa may EDSA, sa may Caloocan. Natikitan daw po sa operasyon ng Land Transportation Office. Detalye mula kay RH23. Edwin Duque, Edwin. Baba, Miss Elaine Verdeo, isang linggong tututukan ng LTO Central ang kaban nitong EDSA sa Caloocan. Nakaraang makatanggap mo na mga impormasyon na marami ang namamasada na jeep na biyahe mo na Metro Comunius. Napaso at ang ilan naman ay questionable rin ang papeles ng kanilang na jeep o yung prangkesa. Ay dito kay Senior Pro Gerald Amulo ng Central Office. Kailangan mo nung matigilan ang ganitong sitwasyon dahil ang pinumano doon sa mga lehitimong namamasada na nagpapakahirap pag-ayos ng mga papeles para lamang makapapasada. Habang ilan naman ay nakakapasada pero lumalabag naman sa batas. Katwira na ilang mga nahuli kanina, Mayor. Pa-extra extra lang mo sila. Hindi nila ganong na-check yung kanilang yung papeles o papil ng kanilang mga dinadalang jeep. Lumatugtugin o manoo ang ganitong alibay dahil ito ay madalas na rin sabihin ng ilang mga nahuli. Araw-araw mo no, mula Lunes. Kaya o araw ng Lunes ngayon, inasang marami pasahero pero ang ilan ay hindi na masata rito sa habar ang EDSA ng bala mga alas 5 pa lang. Ay nandito na ang LTO, kaya yung ilang jeep na dito dapat dumasada ay naipon sila sa bahagi ng Samson Road. Kaya ito naman ang nagkabulbul na traffic dahil bumabalik siya sa pinanggalingan nila, lalo na sa bahagi ng Sagandaan at kahabaan ng C4 dito sa Caloocan City. Yung ibang nahuli, for verification sa main habang nakahold dito sa kamara ng EDSA at kapag napatunayan yung Xerox na pinapakita, na manoy mga miyembro sila ng tuna o yung pagkisa ay i-impound saka sila titikitan ng LTO. Wala pa rin dito sa EDSA, kung marin si Edwin Duque tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Report mo na kay Christian. Kay Christian naman, worst case scenario sa West Philippine Sea, dapat ng paghandaan. Sino nagsabi niyan? RH8? Oh, kailan ba yung last week ba yun? Last week lakay. Yung... tatlong oras daw, halos tatlo, may tatlong oras na nagpapatintero yung China Coast Guard at saka Philippine Coast Guard. Hindi, tsaka lakay yung mga nirelease na mga video sa online. Makikita mo talaga lakay na yung... Kita ba yung pagpapatintero? Harangan? Yung barko natin talagang ginaganon din. Matindi yung bullying. Pero alamin natin ang detalye. Sino naman na nagsabi niyan? RH8, Christian Gigolo Manyo. Christian Gigolo. Lakay at Sister L, dapat na nga maganda ang Pilipinas sa worst case scenario. Ito ang payo ng isang political scientist at national security expert na si Professor Romel Banlawi sa gitna na nagpapatuloy na girian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon lakay kay Banlawi, dapat pagandaan ang Pilipinas kung hanggang saan ang kakayanan ng militar at kung hanggang saan ang kayang ibigay na suporta ng Estados Unidos para idepensa ang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Professor Banlawi. Ay dapat mapaghandaan natin kung hanggang saan tayo handa para magkaroon ng military action. Ngayon, paghandaan din natin kung up to what extent may involve ang Estados Unidos for our defense.
So yan po yung dalawang paghahandaan natin. Kaya pa natin ito say yung ating military activities with China kung sakaling magkaroon tayo ng military problem with China o West Philippine Sea. Pangalawa, at gaano kakomited talaga ang Estados Unidos to help us sustain our military position pag nagkaroon ng military problem diyan sa South China Sea. Kaya nga magiging test case to ng truthfulness sa commitment ng Estados Unidos na ironclad yung kanilang commitment to defend us. So, yan po ang paghahandaan natin ng gaang saan tayo handang harapin ang ganyang klaseng worst case scenario. Pangamba ni Pandawi Lakay, baka mauwi kasi sa unintended violent encounter ang nagpapatuloy na girian sa Ayungin. Pero dapat anyang iwasan na umabot pa sa worst case scenario ang usapin sa pamamagitan ng muling pag-upo at pag-uusap ng Pilipinas sa China upang maresolba ang isyu ng mapayapa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama kayo, Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, Christian Manio. Nga ano ha, pwede bang tuwing magpapadala ng supply dun sa BRP Sierra Madre? Hmm. Ayan, pa-escort tayo sa mga barko ng kano. Para hindi naman tayo binubuli. Uh-huh. Hmm. O kaya Australia. Hmm. Misplaced bully nga daw, Lakay, sabi misplaced ng AFP bully. Ang China Coast Guard. Hmm. Hmm. Standby, Edniel Parosa. Abay, 130 troops ng Philippine Army sumabak sa joint military exercise kasama ang Australian military. Aba, talaga, ha? Standby, Edniel, standby, manang Milky, abay sa Kongreso naman. Abay gustong maglaan ng milyones para sa military facility sa Pag-asa Island. Oo nga naman. Oo. Eh dapat lang. Yan yung kailangan natin na kaya, no? Kung meron man kailangan ng malaking pondo, sana pinaglalaanan yung mga ganyan. Standby, Nicole Lopez, ilang tonelada ba ang i-export natin na asukal sa Amerika? Standby, Nicole, good morning. Dufford sa merkado ng Batangas, ala eh. Alaga tayong barikande yan, Dufford. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:31. Champion, gawang... Nasaan na yung Santa Claus natin? Ba't na traffic? Di na lumalabas, ha? Mukhang nagpiprint pa ng pera lang kayo eh. Kung kailang bare months na nawala, ha? Ayan. Ninong Santa Claus, Sherwin, ha? Ayan. Di ba na-imprinta sa Bangko Sentral yung pinamigay mong regalo? Ayan. Sandali lamang, Nicole. Unayin nga natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ang tropa ng Philippine Army sumabak sa joint exercises kasama naman ng Australian military. Detalya mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tinapos na ng Philippine at Australian Army ang tatlong linggong bilateral drills, malayong palakasin ng tactical interoperability ng dalawang hukbo. Tinawag na exercise Karabaru o Carabao plus Kangaroo. Nilawakan ng 138 troops. Natawag Carabao Kangaroo Military Exercise? Carabaro, Lakay. Tinasamang Carabao at Kangaroo. Carabao at Kangaroo. Nilawakan ng 138 na tropa mula sa 1st Brigade Team, 1st Scout Ranger Regiment at Special Forces Regiment ng Philippine Army. Itong pagsasanay kasama ng tropa ng Australian Army. Bukod dyan sa big bansa, kasali rin sa exercise Karabaru ang mga tauhan mula sa Timor-Leste Army. Tampok sa bilateral exercise ng pagsasagawa ng infantry operation sa isang urban terrain at pinagsamang arms maneuver sa isang malakihang force-to-force na environment. Ayon si Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, masusukat ang world-class na hukbong katihan, hindi lamang sa uniforme o parada, kundi sa mga kagaya nitong patuloy na pagkatutok pagsasanay. Natapos itong exercise Karabaru sa may Darwin, Northern Territory, sakop ng Australia. Ilang linggo matapos naman ang joint amphibious drills ng Australia at Pilipinas na ginawa kamakailan sa Palawan at Zambales. Itong katatapos lamang na ASEAN Summit, Lakay, dyan sa Jakarta, Indonesia, kinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Australia. Dahil sa suporta nito sa tindig ng Pilipinas sa South China Sea, particular na sa mga maritime-related na issue, maging sa pagsasagawa nga ng Alon War Games.
na personal na sinaksihan noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kaunawa ng Pilipinas, DJ Ray. Yes, saan ginawa ito itong Karabaru military exercise? Meron pang urban warfare. Nasa loob sila ng building. Parang ganun yung simulation nila. Oh, Lakay, diyan yung ginanap sa sa may bahagi ng Australia. Oh. Sa Australian land, urban territory. Doon sa bahagi ng Darwin sa Australia. Ilang linggo matapos lamang yung amphibious drills naman, dito ginanap naman yun sa Zambales at Palawan. Tama ka, Lakay, may urban war games na ginawa dyan sa Karabaru kung saan ang disenyo ay may mga nilusob na mga gusali kagaya ng ating mga nasa larawan ay pinadala ng Philippine Army. Pero maliban doon sa pinaka-urban setting, mayroon din silang setting, Lakay, na nasakay sila ng rubber boats. Mm-hmm. Kumbaga, ipapasok sila doon sa mga shoreline sa kanilang mga assault drills o maneuver. So live pa rin mula rito sa Campo Aguinaldo para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At mula sa camera, Sister L, may report si Manang Milky. Ito ang 80 million pesos na ilalaan sa improvement ng military facility sa Pag-asa Island. Kulang daw yan para sa pagdepensa sa bantang pananakop ng China. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, sa halip na puro ingay laban sa bantang pananakop ng China, dapat pag-aralan ang paglalaan ng mas malaking pondo para ma-upgrade ang military facilities sa Pag-asa Island. Sinuna ni House Deputy Speaker Ralph Recto kung bakit 80 million pesos lamang ang inilaang pondo sa 2024 proposed national budget para ma-upgrade ang pasilidad sa Pag-asa Island. Ang kay Recto, habang patuloy ang expansion ng China sa Pag-asa Island sa pamagitan ng massive reclamation, ang paglalaan naman natin ng pondo ay katumbas lamang ng magpagpapatayo ng frontline military outpost sa gitna ng karagatan na puno ng tensyon. Narerekomenda ni Recto magsumite ng budget errata ang Malacanang sa Kongreso para mabago at madagdagan ang naturang budget habang tinatalakay pa rin ang 2024 proposed national budget. Did ni Recto, sa 2024 dapat maitupad na ang improvement at expansion ng Pag-asa Island dahil patuloy din ang pagpapalawak ng China sa teritoryong malinaw naman na pagmamayari ng Pilipinas. Ginawa ni Recto ang panawagan sa pinakauling insidente nang iharas ang dalawang barko ng ASC at dalawang escort ships ng Philippine Coast Guard kaugnay namang resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Akay. Yan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagbabot ng pakiramay dun sa mga namatay dun sa lindol sa Morocco. Wala bang balak magpadala ng food aid or financial aid? Dahil ang mga taga Morocco na nawagan ngayon ng tubig, pagkain at tulong sa nangyaring lindol sa kanila. Sa ngayon, Lakay, hindi pa napag-uusapan yan pero nagpahayag na nga siya ng pakikiramay doon sa nagarap na malakas na kalamidad. At the same time, ay pinaba-verify niya pa rin hanggang ngayon sa Department of Foreign Affairs, dapat madoble at masiguro talaga na walang sinumang Pilipino ang nasaktan o nasawi sa naturang malakas na lindol, Lakay. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Krigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Milky Rigunan, mula sa kamera. Your business is our business. Ayan, maganda naman ito. Hindi lamang puro bad news, puro import. Ayan, mag-e-export daw po tayo mga habigan na asukal sa Amerika. Mm-hmm. Abay, mukhang maganda ani natin sa asukal ngayon. Samantalang dati, ini-smuggle yan, di ba? Kailan ba yung time na ang mahal din na asukal? Buti naman. Sana sumunod na export natin ni Miss Nicole. Sana bigas naman. O kaya sibuyas. Sibuyas. Yung mga kaya bawang. Yung mga hinuhoard. Abay, dapat ipagandahin natin ang agrikultura. O nga pala ha, samantalin ko lang Miss Nicole, baka sabihin puro tayo po na sa mga taga DTI. Ayan,
Ay, good morning, Trade Secretary. Ano pa ka ng secretary doon? Last, alam ko yung last name niya. Wait lang. Pascual. Alam ko yung last name, pero yung ikaw first talaga, name, hindi ko maalala. Si Secretary Pascual. Fred Pascual. Ikaw talaga. So, lakay kapag, sorry naman, kapag hindi kasi nai-interview, hindi ko maano. Ganun ba yun? Pag hindi masyadong nariringgan ng maganda. Ayan, hindi, no. Siguro kasi lakay, di ba medyo hindi siya ano sa media. Though, kilala natin si Secretary Pascual. Yung first name niya lang medyo nakakalimutan ko. Bira mo, paribasa. Minsan lang Alfredo Pascual kasi yung totoo niyang pangalan, lakay. Minsan lang nagpunta sa Divisoria, nakalimutan mo. Sorry, dahil minsan lang naman. Hindi naman yun. Patawarin mo na ako, lakay, tao lang. Ayan, at least yung mga tao niya at magaling. Alam mo kung bakit, Sister bakit, Erla? Bakit, lakay? Abay, yung mga taga DTI mahabigan, abay, tinuturoan po yung ating mga OFWs natin sa Taiwan ng livelihood. Livelihood, maganda yan. Yes, kaya habang nagtatrabaho sila doon, pagka day off nila, may mga seminar. May seminar. Inihanda yung pagiging entrepreneur nila pagbalik ng Pilipinas. Pagka nakaipon. Parang pinasukan ni Miss si Ate Malu. Ayan. Sa TESDA may ice cream making, candle yung making. Yung mga short-term courses. Oo, yung mga pagninegosyo. Ayan. Yung mga taga dito ay pumahabigan ni nagtuturo sa mga OFWs natin sa Taiwan. Ayan, kaya pag uwi nila rito, ayan, may mga negosyo na. Hindi yung pagbalik dito, isa ka palang nag-aaral. Oo, kaya nag-iisip pa lang. At least habang nandun sila, lakay, mayroon na silang mga nabubuong konsepto. Yes, natuturoan ni sila. Ayan, yung pagtatay ng restaurant, pagmamanis ng maliit na tindahan, negosyo. So, yun po ang ginagawa sa Taiwan ngayon. At kung mag-apply din lang po kayo ng trabaho sa abroad, mga kuya, mga ateng, abay, huwag na po sa Middle East, diyan kayo sa Taiwan magpunta. Maraming job offers diyan. Maganda job ang, yes, at saka maganda ang tingin nila sa ating mga Pinoy. Mapa domestic helper o kaya factory worker. Hanggang sa skilled bayan, lakay. Yes, abay, walang inaabuso mga Pinoy diyan. Oo, lakay, halos talaga. Wala kang maririnig masyadong report talaga diyan. At saka, Sister Ella, ang taas ng sweldo, abay, ang pinaka-minimum ay 45,000. Oo, umaabot pa ng dahil doon. Lahat ng mga Pinoy doon nagtatrabaho ay may overtime. Ayan, ayaw nila nang walang overtime, mga Pinoy. Tsaka medyo mataas din naman yung value ng pera sa kanila kumpara dito sa atin. Yes, lakay, kaya ang umabot yung sweldo nila, 45 hanggang 60-70 a month. Oh. At ang maganda rin mga teacher, Sister Ella, maski hindi ka pasado sa board, magturo ka ng teacher ka sa Taiwan, abay sumusweldo ng 100 to 120,000 a month. Ang maganda dito, lakay, ang lapit lang ng Taiwan sa Pilipinas. 1 hour 40 minutes lang. Kaya medyo mataas po ang placement fee, pero sulit na yan. Dalawang buwan lang, sulit na yan. Kasi ang placement fee yata, mga 60,000, mga ganyan. 60-70. Pero... konting tiyaga lang yan. Dalawang buwan lang, sulit na po yung mahabigan. Kaya kesa mag-apply ko sa Middle East, alam yung mga kababaihan natin. Tapos ang layo-layo pa, naabuso naman yung iba. Diyan na lang kayo magpunta ng Taiwan. Ayan, maganda. At happy birthday din kay Kuyang Noble Roland Dindo Siosona ng Maharlika Shrine Club. Pinabati ni Right Worshipful Ariel T. Kayanan. Ito ang report mula kay Miss Nicole Lopez, Pilipinas. Ibabalik na ang pag-export ng asukal sa Amerika. Miss Nicole, please come in. Good news yan. Pinag-aaralan ng Sugar Regulatory Administration na ibalik ang pag-export ng asukal ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, kasalukuyan pa siyang nakikipag-ugnayan sa stakeholders mula sa sugar industry kung may sapat na bang supply ang Pilipinas para mag-export ng asukal. Sa katunayan nga raw, ang stakeholders na ito rin ang lumapit sa SRA na ipagpatuloy ang pag-export ng asukal sa pangambang mawala ang US market kung hindi mapupunan ng ating bansa ang alokasyon para sa tariff rate quota.
Tatlong taon natigil ang pag-i-export ng asukal ng Pilipinas at itinutok na lamang ang produksyon nito para sa domestic use. Sa datos ng SRA, huling nag-export ng asukal ang Pilipinas sa United States noong crop year 2020 to 2021 ng higit 112,000 metric tons. Pero sa crop year 2023 to 2024, ang in-quota allocation ng US ay itinakda sa higit 1,000,000 metric tons raw value na kanila ring commitment sa World Trade Organization. Sabi ni Azcona, susubukan nila ito na magawa ng paraan dahil nag-aangkat din ng refined sugar ang Pilipinas habang raw ang kailangan ng Estados Unidos na gawa naman dito sa bansa. Dagdag pa ng SRA official, kahit hirap sa produksyon ng asukal ang Pilipinas taon-taon, hindi talaga kayang mapakawalan ang US market. Itinuring din ni Azcona ang US market bilang isang premium market kumpara sa pandaigdigang merkado. Baka naman daw dumating ang panahon na sumobra sa produksyon ang Pilipinas ng asukal, pero hindi naman magkakaroon ng export market para ipadala ang asukal ng ating bansa. Marami rin kasi anya silang dapat ikonsidera kung saan dapat hindi makaapekto sa farm gate price ng asukal ang pag-i-export ng Pilipinas ng nasabing produkto. Sa ngayon, sinabi ng SRA na inaasahan namang tataas ang produksyon nila ng asukal sa 50,000 metric tons para sa crop year 2023 to 2024 nang madagdagan ng ektarya ng lupain ng taniman ng sugarcane. Pero babala ni Azcona, baka bumagsak naman ang produksyon ng asukal sa 10-15% kung magiging malala ang latay ng El Nino sa bansa. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 63 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Ms. Nicole Lopez. Abay, yan ang palakasin natin. Para kumita ng dollar. Mm. Magandang market yan. US dollar yan, mga kuya, mga misis. At good morning muna. Congratulations sa mga taga Malbar, Batangas. Ala eh! Mm-hmm. Ang sabi ni Kuyang Besi Amanda Tosino, ang Municipality of Malbar, Batangas, abay tuanggap na award being first class municipality. Aba, tingnan mo nga naman. Congratulations kay Ateng. Kay Ateng Mayora Tita Cuevas Reyes. Ayan. At kay Kuyang Attorney Max Reyes. Abay, kagagaling eh. Lakay, shoutout ko lang pala to. Medyo malayo-layo mga taga-barangay, Katipunan, Santa Fe. Kahit nasa abroad pa yan. Leyte to, Lakay eh. Lapit lang yan. Sa mga taga-Santa Fe, Leyte, Tawidagat. Hello kay Tatay Nalding Letrodo na lagi daw nakatutok sa atin. Batin din natin si Oya Noble Potentate Dennis Kunanan. Good morning, sir. Noble, ha? At ganun din si Fiscal Berna Cabiles Torneros. Ay, Kuyang Bernie. Ayan. Kumusta ka na, Kuyang Sir? At Colonel Froilan Uy. Asan na you are si Colonel Froilan Uy na nga Pasay City Police? Kasi gusto nating makakuha na update dun sa dalawang babaeng inambus. Oo, grabe malakay naman. Eh, mukhang meron yata lakay silang operation. Ayan. Kagabi pa yan eh. Di naman siya kasama si ano dun, ha? Si Colonel. Abay malupit. Bakit babae ano ang tinitira dito sa Pasay? Mm-hmm. Anong atraso nung dalawang babae? Kaya nakakatakot na yung panahon ngayon. Yung nakaka-paranoid yun. Nakilala na yung isa eh. Ang pangalan ni si Erica Dulaca, 41 years old. At residente ng San Juan Street diyan sa may Pasay. Abay barangay San chairman. San Juan, dito lang yan, Lakay. Oo, ayan, San Juan Street. Ayan, malapit lang po dito. Ayan, abay nasa barangay mo to Kapitan Tony Pet, Tony Petalio, ha? Ayan, dati rin namin kasama rumboy yan sa Halina Lads. Barangay chairman diyan. Ayan, abay dapat 'yung mga barangay tanod natin diyan.
Abay, siguro nga pala mga barangay Tanod. Buhay mo ba yung mga barangay Tanod? Mm-hmm. Dati-dati, nag-iikot siya, nagpapatrol sa gabi. Sila, napapatrolya sila, di ba, Lakay? Meron pa ba yan? Mukhang wala nang ganyan. Dumb-dumbing. Bayan. Oras sa Sister L. It's 9:52. 4-8! At dumakate sa Batacas City, Ilocos Norte. Ito ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Take it away, RH TV. Nag-aalay ng Bulaklak ang dating ang Pangulong Marcos sa monumento ni dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Baka mag-speech na Ilocano. Hindi natin maintindihan. Wait natin lang kay kung mag-speech na Ilocano. Ayan, kasi since nasa Ilocos siya. Ayan, kilalakad po ang Pangulo Marcos. Namimigay na empanada. Hindi lang kay. Hindi po namimigay na empanada. Matula si dating First Lady Imelda. Di ko nakikita. Mukhang wala si dating First Lady na siya. First Lady Lisa Marcos Araneta. Arrest number 14, Leta Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, katatapos nga lang mag-alay ng Bulaklak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa monumento ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kaugnay ng pagdunita sa 106th birth anniversary ng dating Pangulo. Ito ay sa Marcos Monument sa Batac City, Ilocos Norte. Bago ito nakay ay dumalo sa misa ang First Family, ayan, Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac. At pagkatapos nito, makikibahagi ang Pangulo Lakay sa pagluluto, ayan, sa gisa ng pagluluto ng iba't ibang munisipalidad sa Ilocos Norte. Ito ay para sa Nothing Cook-Off Showdown. Ayan, tampok ang mga Nothing. Nothing ang ibig sabihin. Nothing. Nothing ang ibig sabihin. Kabatiti, utong, gulay-gulay. Nothing is gulay. Oo, local vegetable dishes daw ang tampok doon at iba pang ang mga delicacy sa lalawigan. Ayan, bahagi pa rin niya ng celebration sa arawan ni dating Pangulong Marcos. At inaabangan natin lang kayong talumpati at gaya ng pangambang mo, baka kasi Ilocano. Ilocano. Oo, ayan, ayan, pakitwelfmate mo na lang lahat. Pakitwelfmate mo na lang. Kasama ni Pangulong Marcos ang First Family siyempre dito sa mga aktibidad na ito. At tama ka Lakay, mukhang wala dito si ano, si Senator Aimee. Dating First Lady at saka si Manang Aimee Apoy Awan. Pasensya na po, hindi ko daw mabati kayo't isa't isa kasi sabi ng protocol officer na bawal. So generic na lang po ang aking pambati sa inyo. Of course, the heads of our uniformed personnel, the consulate of the People's Republic of China, our provincial officials, our city and municipal officials, of course, our mayors, vice mayors, and councillors, our puno, barangays, at lahat ng ating mga barangay officials, all our guests from the national government agencies, and also from the non-government sector. Sa lahat ng aking mga kakailian na imbaga bigat. Of course, as we still today recover from the twin typhoons of Egay and Goring, we
recognize our issues in terms of flood control and resiliency. And of course, our perennial priorities of agriculture, tourism, and social services. And of course, to attract investment, to cement Ilocos Norte as the commercial hub of Northern Luzon and the Philippine gateway to East Asia. May we today, most importantly, continue the vision that our dear President Ferdinand Edrilin Marcos Sr. had for our dear province of Ilocos Norte. Today, we look back upon his greatness, our memories of his accomplishments, and of course, we forge our path ahead to build the Ilocos Norte that we all seek and dream of. It is my distinct honor and privilege, ladies and gentlemen, to introduce to you the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much, Governor Matt, for your kind introduction. Please take your seat. Matthew Marcos, si anak Matt, ni Matthew Manotok Lakay. Marcos Manotok. Ilocos Norte Second District Representative Angelo Marcos Barba. Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Hanggang ngayon, hindi pa ako masanay-sanay na binabati ko yung anak ko na Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Parang totoo, ano? Joining us today is our AFP Chief of Staff, General Romy Browner. Andito rin po ang ating Chief PNP, Chief PNP Benji Acorda. Hindi kaya tayo nahahalata na puro tiga-amyana ng ating mga naging opisyal. Puro taga-norte daw yung opisyal ng AFP at PNP. Officials, obviously. Employees, residents of the city of Batac, led by the mayor, Mayor Albert Chua. Of course, my greetings would not be complete without greeting our First Lady. First Lady Lisa Araneta Marcos. I saw the Consul General, the Chinese Consul General was also here earlier. Oh, there, Your Excellency. Good morning. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, Pag-ngal daw ka na kayo amin. It's with a very grateful and grateful heart that we commemorate my father, President Ferdinand Edrilin Marcos, on his 106th birthday. It is indeed heartwarming to revisit the life that has left such a rich legacy to our nation, especially when done in the company of our family and in the company of our friends in our community. So even if I not get to name you all, allow me to thank each of you, officials, residents, guests alike, for taking the time out of your day to celebrate with us and to honor my father. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. So as we remember and pay tribute to his memory, let this gathering serve as a testament to the unwavering pursuit of unity that he so passionately espoused for our people. In his memory,
May our actions from this point on be directed by the desire to preserve and share the rich heritage of our province, of our nation. To the young leaders and government officials, it is my earnest hope that my late father's values, ideals, and visions for the country will spur you into aspiring for greater roles and more meaningful endeavors, much like how these have inspired me. It is not necessary for us to hold ceremonies, parades, or the like to give credit to the efforts and sacrifices of Apulakay and those who have gone before him who share a deep and committed love for the Philippines. Instead, let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. My profound thanks to all of you for celebrating with us the life of President Ferdinand Edralin Marcos. Justeaginya, kada kayo amayang po. Gagayem ken kakabsat, ti ilalaen tayo nga ama iti daytoy a pagilian, ken maipagpanpannakkel tayo nga Ilocano, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ladies and gentlemen, our beloved President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Please be seated. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nga ng pag-unita sa karawan ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, sabi niya, umaasa siya na yung minimitki ng kanyang ama ay magsilbing inspirasyon para sa lalong pagpapaunlad ng Pilipinas. Siningin ito ang suporta ng bawat isa sa gobyerno, ayan, tungo daw sa bagong Pilipinas. Ngayon kasi lakay pala ay ang ilulunsad na rin yung bagong Pilipinas diyan sa event na yan sa Ilocos Norte. Okay, so we also invite Yunelet. Yes, Lakay. Tapos na? Asan ba ang party? Wala bang asan yung kainan? Asan yung kainan? Handaan? Oh. Asan yung empanada? Alam mo yung monumento ni dating Paolo Marcos diyan? May diyan sa Riverside they may kainan diyan na ano? Na Mickey, ayan, na empanada. Sarap. Sarap. Empanada. Okay, Miss Let, kamo yung pasalubong eh, kahit sa'yo na namin kunin. Baka dalan tayo ng mga ano lulutuin nila mamaya dun sa cook-off. Ayan. Okay. Okay. Abangan natin yung mga aktibidad. Ang susunod dito na kay ay, ayun nga, tataktihan ng Pangulo yung Phil Rice Paddy Art sa Mariano Marcos High School ba ito, Lakay? Ayan, sa Don Mariano State University. State University. Ayan. Yan yung susunod na aktibidad. Maya-maya, Lakay. 10:30 yung schedule doon. Balik muna sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. At yan na mahaibigan ng kabuhan natin para tuntunang damdaming bayan. Naragsak nga, kumusta yung celebration di Banger nga, kwa, biyag, ayan. Sa kabilang Banger, ayan. Sabi ko, kumusta kaya ang birthday ng celebration sa kabilang buhay, ayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. Operasyon tulong susunod na, Miss May Binauhan, bye-bye.